welcome back sa ating YouTube channel. So, may gagawin tayo ngayon na Sharp CRT TV. Yung trouble nito, sabi nung may-ari naka-standby lang. Pero, tingnan natin mga bro. Misa kasi akala natin standby, pero hold down pala yung trouble ng ating TV. Yan, madalas sa Sharp, hold down, hindi standby mga bro. Madalang na madalang standby. Pagka-standby, pwedeng nasa memory ang sira. O kaya, yung capacitor na nagsusupply sa jungle. Pero kadalasan talaga, pag sharp, hold down. Akala lang natin na standby. So yan mga bro, sinaksak ko na siya. And meron siyang standby indicator. Tapos dikit natin yung balat natin sa TV. Tapos i-power natin. Yan, parang hinihigop yung balat ko. So, ibig sabihin, meron siyang oscillation tapos namatay. So, possible na hold down. Mas maigi, check natin yung kanyang base, mga bro. So, buksan na natin, mga bro. So, ito na yung board niya, mga bro. So, gagawin natin ngayon, i-test muna natin yung kanyang voltage. Test natin yung B plus at saka yung kanyang oscillation. So ayan mga bro, bali magte-test voltage ngayon tayo mga bro. Test una natin i-test siyempre yung kanyang B plus. So gamit tayo ng analog para mas madali nating maunawaan lalo na sa mga baguhan. Test natin kung meron siyang B plus, kung normal ba. Try muna natin kung okay yung ating ground. Yan, okay na. So, mag-test voltage tayo. Check natin yung B+. Yung paulit-ulit ko na sinasabi, pwedeng sa pin mismo ng flyback, yung B+, o kaya sa capacitor na 160 volts. O kaya sa diode. Mas maganda sa capacitor na 160 volts o kaya sa B plus, sa mismong pin ng flyback. Unahin natin sa pin ng flyback kung umaabot ba dito yung kanyang B plus hanggang sa collector. So bago nyo i-power, pwede naman sa collector. Pagsaksak nyo, yan, meron siyang B plus, di ba? Umabot ng 130, pero pag nag-oscillate yan, bababa siya ng 125. So mga bro, pagka nasa collector tayo tapos naka-oscillate yung TV, pag bigla siya nag-loose, yung pointer natin makikita, mapapansin niya biglang pipitik ng malakas. So, mas maganda sa B plus tayo mag-reading ng voltage. So, yan, meron siya, di ba? Tapos, i-power on natin. Yan, gamit tayo ng remote, universal. Ayan, papansin niya, bumaba siya ng konti, di ba? Tapos, bumalik. So, ibig sabihin, meron talaga siyang oscillation, nag-hold down lang. So, para mas malinaw na makita natin yung oscillation niya, i-point na natin yung ating test probe sa base ng horizontal output. Tapos, isasak natin, bago natin i-power on, dapat nakadikit na siya para mapansin natin kung meron nga bang oscillation. Marami kasi nagsasabi wala daw oscillation. Yung ginagawa nila, standby lang. Pero, hold down pala. Ginagawa kasi nila, bago nila i-point, eh, nag-hold down na, na-i-power on na nila. So, bago nyo i-power on, idikit nyo na. Ayan, gaya ng ginagawa ko, di ba? Tapos, naka-AC kayo, 10 volts AC. So, yung oscillation, mababa lang naman yun, eh. Ayan, i-power on, kung mapapansin nyo, yun, meron siya, di ba? 1 volt AC lang, oh. O, tapos, biglang bumitaw. So, malinaw na, nag-hold down talaga yung ating TV'ng ginagawa ngayon. So, yung sharp, pag nag-hold down yan, maraming possible na sira. Iba-iba. Pwedeng nasa RGB, pero kadalasan nasa vertical. So, kapag nasa vertical, pwede nyong, ay kapag nga pala split voltage siya, kagaya nito, yung mismong out ng vertical, wala kayong maririd na voltage dyan, di katulad pagka single voltage lang siya, yung 24 hanggang 28 volts, meron siya 12 volts, ganyan, o 9 volts out, pero pagka split voltage wala kayong madedetect. Pero may mapapansin naman natin nagagalaw yung ating pointer,
kung meron siyang out. So try natin kung meron. Abahan pa natin. 10 volts. Ayun no, di ba? Nakita niyo yung pointer natin biglang nanginig. Ibig sabihin, pwedeng good yung ating vertical. Malaking chance na good yung ating vertical kasi naglabas siya ng out. Di ka tulad pagka, yun nga, yung single voltage, makikita nyo, dahan-dahan siya magpapakita niya 12 volts. Pero ito hindi nanginig. Kasi, split voltage siya, negative-positive. Kung negative, hindi siya connected sa ground, kaya gano'n. So, ang sunod natin gagawin, try natin i-read ng ano, yung black test probe natin, i-connect natin sa negative ng na supply. So, yung negative na supply, makikita nyo dito sa yung nakabaliktad na diode. Tapos yung black natin sa vertical yoke sa out. Yan. Try natin kung makakaroon tayo ng voltage pag nag-oscillate siya. So ayun, meron siya, di ba? Tapos bumagsak. Ibig sabihin, normal talaga yung ating vertical. Normal siya. Meron siyang output. Kung sira yan, yung out niya mataas. Kaya naman, wala talaga. So, normal yung ating vertical. Sunod naman natin yung sa pangmadalas na pagmula ng hold down, yung RGB. Yan, nag-hold down tayo, natural na wala tayong matitest na voltage dyan. Pero tulad ng sinabi ko, bago nyo i-power on sa remote, ayan, nakabunot yan ha. I-point nyo na yung test probe. Pag power on nyo, makikita nyo, may voltage siya tapos mawawala. So, yung RGB nito, number 3, sundan nyo lang yung may resistor, tapos diode. Number 3, number 7, tsaka number 9. Test natin yung tatlong yan kung pare-pareho yung lalabas nila. Ayan, nakasaksak na. So, nasa number 3 tayo ngayon. Naka 250 volts tayo. Pa-power on ko ngayon. Yun, meron siya, di ba? O, normal. So, bunutin natin para ma-reset yung hold down niya, yung protect. Tapos, lipat natin yung test probe sa 7. Yan yung RGB niya. Tapos, i-power on natin. Yan, meron ulit, di ba? Kung sira kasi yan, wala yan eh. Mababa. Pero yan, meron. Normal siya. Umabot siya ng 170. Number 9. Makabunot ulit tapos sinaksak ko. I-power on ulit. O, meron ulit, di ba? So, normal yung ating RGB. Meron pa palang isang pinagmumula ng hold down yan. Yung mga transistor na ito. Itong number Q885. Tapos itong number 1 na to. O, galing yan ng ano, ng jungle. So, may supply din yan. Ito dapat na mababa lang supply nito. Binunot ko ulit, sinaksak ko, tapos si power natin. Meron siya, di ba? 3 volts. So, normal yan, mga bro. So, proceed tayo sa iba pang parts. So, ayan, mga bro. Tapos na tayo sa vertical, sa RGB. Minsan nga pala, meron ako na trouble na ganito. Medyo nahirapan ako. Yung naging sira ng nakita ko, yung mismong transistor siya papunta sa transistor papunta sa audio. So, leak yan. Minsan test nyo rin yung mga yan. O kaya yung mga zener diode. Diba? Papunta sa jungle o kaya screen. So, ang isa pang pinagmumula ng hold down ng mga ganitong klaseng TV, mga bro, yung kanyang ABL. Test muna pala natin yung 180 volts. Ito, meron tayong kaibigan na nagtatanong yung 180 volts daw niya, wala. So, yun, ganun uli yun mga bro. Ulitin natin ha. Wala talaga kung walang oscillation sa ganitong model. Kasi ito, pero yung ibang TV naman, meron. Makikita nyo, yung supply ng B+, yun din ang supply ng 180. Kasi, iisang winding lang sila, magkasama sila. Pero itong ganitong TV, hindi. Diba? Separate yung 180 volts. Nasa secondary talaga siya.
So test natin yung 180 volts. Ito yan. So bago nyo ipower, naka-point na. So natural meron, 'di ba? Kasi may yung RGB natin kanina may supply eh. Ito yung nagbibigay. So normal 'yan. Ganun din yung heater mga bro, ha. Yan, yung paulit-ulit na comment na nagtatanong na wala daw heater yung TV nila. Wala po talagang heater kapag wala pang oscillation. Pero kung nag-oscillate siya, sabay nyo nang naka-point na siya. Yan, naka 10 volts AC tayo kasi AC yung supply ng heater. Si power on natin ngayon sa remote, makikita nyo, meron siyang supply, di ba? Tapos mawawala kasi nga nag-hold down. Sunod natin yung ABL. Yung ABL nito, kumuha siya ng supply sa 180 volts. Yung ibang TV kadalasan, kumukuha sila sa B+. Pero ito kumuha siya sa 180 volts. Ito yung 180 natin, tapos dadaan siya ng resistor. So normal yung resistor na yon. May secondary. Ngayon, no? Dito meron. Tapos, sa kabilang pin nga meron. So, ibig sabihin, dumaan pa yung voltage. Yung R604 naman, nakasunod ng, ano, nakaseries sa R606. Yung isang linya niya, yun, sa kabilang pin niya, walang voltage. Kabila meron. Dapat meron to kahit mababa. Eh. Pero ito wala talaga. Diba? O, subukan natin paanda rin. Habang nakapoint dito. So, wala tayong narinig na voltage. I-power on natin. Yun, imbis na magkaroon ng voltage, bumagsak pa siya. So, possible na ito yung sira natin. Open resistor siya sa ABL, yung R604. So, bubunutin ko muna para matest natin ng malinaw. So, i-raise tayo kagad sa X1K. Diba? Para makita kagad natin kung open nga ito. So, ayun mga bro, open nga siya. Diba? Ayan na. Open siya. So, bunutin natin para makalitan natin. Ito siya mga bro. Ano siya? Ay, hindi nyo makikita, sobrang liit eh. Orange, white, orange. So 39K siya, 39K. Orange, white, orange. 39K. So, hindi naman ito maselon mga bro. Kung wala yung 39K, pwede yung 47K. So, hanapan ko muna kapalit mga bro. So, ayan mga bro. Nakahanap ako ng 39K. Bunot lang ito sa board ng LG. Sakto siya, 39K. Yung kanina, yun, 39K. Pero open siya. Yeah. So, itong lalagay natin, ilagay muna natin sa ibaba. Para tapos check natin kung okay na siya. So, at least marami kayo natutunan kahit na iisang trouble lang yung ginawa natin.
ito yung madalas na bangungot sa mga ano, baguhan eh. Yung sharp. Sharp na primo. Napakarami nga kasing hold down, ano, protect. Katulad sa TCL, yung protect mo sa vertical. So yun mga bro, na ilagay na natin. Try natin kung mag-hold down pa siya. Ayan, nakita niya, nilagay ko lang sa ilalim. Check pa rin natin yung kanyang oscillation. Ay di natin nakikita yung ano niya, picture. Ayan, ipagar on ko na. So yun mga bro, hindi na siya nag-hold down, di ba? Ayan o, tuloy-tuloy na yung kanyang oscillation. So ayun, meron na siyang display. Nakakulay blue siya sa ano. Ayan, maaninag niya, diba? Sa ating ano, sa lamin ng LED things. Ayan o. Naka-blue box siya, kaya kulay blue yung kanyang display. So, sana may natutunan kayo mga bro sa ating channel, sa ating ginawa ngayong araw na hold down oscillation ng sharp. So ngayon malalaman nyo na yung mga ginagawa nyo kung nag-hold down nga ba talaga siya o standby lang mga bro. Tsaka tinuro ko na yung mga possible na sira kapag nag-hold down, diba? Lalo na pinaka number one talaga sa ganito yung kanilang vertical IC o yung vertical circuit. Minsan may open na resistor sa supply. Split voltage siya, negative positive. Check nyo lahat yun mga bro. So pwede na natin itong isa. Siguro dito ko na lang ito, hindi ko na tatanggalin. Okay lang naman na nasa ilalim ito. Ayan mga bro, di ba? Meron siyang raster. Makikita yung maputla kasi naka, ano tawag dito? Direkta siya sa liwanag. Pero maganda rin na pa naman yung display nito. Ayan, yung mga ganyan nakikita yung minsan, magnetism lang yan kung siya nakapwesto yung inyong TV. Pero pag tinanggal mo, kasi magbabago yan, nalagala. Diba? Ayan o, maputla sa kabila. Saka sa taas. Nilipat, diba? At pagka nailagay na doon sa magandang pwesto, hindi na siya magmamansya. So, yun lang mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana marami kayong natutunan ngayong araw sa ating ginawang sharp. Napansin ko kasi marami nagtatanong ng trouble nila tungkol sa sharp. So, yun lang mga bro. Maraming salamat ulit.